Alam nyo, sa totoo lang, ako talaga, gusto ko na maging mabait. Kasi ako po ay isang Marcos loyalist. At ilang dekada na pong lumalaban ang mga loyalista ng Marcos para makabalik sa Malacanang o sa paglilingkod sa Pilipinas ang mga Marcos. At ngayon po, ay nanalo na nga po si PBBM. So, sa madaling salita, nakabalik na ang Marcos. So, bilang loyalista, panalo kami. Kaya lang kung minsan, hindi mo magawang maging mabait. O ako, no, personal, hindi ko magawang maging mabait kasi bakit? Tignan niyo naman itong si Raisa Robles. Pinagtatawanan niya yung damit ng aming o ng ating, yung mga may gusto ng ating First Lady na si Attorney Lisa Marcos. Dahil yung damit nito ay inihalin tulad nila sa life vest. Anong nakakatawa doon? Kung pagmamasdan natin yung damit ni Attorney Lisa ng ating mahal na ina ng bansa, ito ay sumasalarawan sa pagpoprotekta sa buhay. So, ibig sabihin, ang ating bagong ina, siya yung magpoprotekta sa atin katulad ng ginawa ni First Lady Imelda Marcos. So, ano nakakatawa doon? Hindi ba't mas nakakatawa na yung pangit na pagmumuka, no? Yung may pagkapangit-pangit na pagmumuka, siya pa talaga yung namimintas. Siya pa talaga yung may kakayanang tumawa. Eh, siguro naman, may mga salamin naman sa bahay ninyo. No? Ito kay Raisa Robles. Kaya ka pinagmumura ni Attorney Gadon. Kasi sa totoo lang, napakawalang hiya. Oo, yung word mo, you made my day lang hiya. Ikaw yan. Yung reflection ng lang hiya sa pagmumuka mo, tumama. Pwede ba? Pwede ba, excuse me, kayo ang mga sumisira sa Pilipinas? Kayong mga pangit na ang muka, pangit pa ang ugali. Huwag naman masyadong eterno. Kung minsan, kailangan, kung pangit yung muka, pagandahin naman yung ugali. Pero, hindi nyo kaya yan. Kasi likas ng pangit ang mga ugali ninyo. So, paano ba? Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos pa rin. E di iyak na lang kayo. Wala na. You made my day. Mas walang iyak ka. Huh?